Mukhang nahirapan ang signal sa batang kuponan na Zeus Coffee. Ang laban na ito ay nagpakaba sa lahat ng mga fans. Pero di naman naiwasang ma-injure ni Jade Gintapa, umpisa pa lamang ng laro. Pero gayon pa man ay pinahirapan pa rin nila ang veteranong signal na umabot ng apat na set na bakbakan. At mukhang may ibubuga at kayang makipagsabayan sa mga bigating kuponan. Ano sa tingin niyo? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Sa isang hindi pa natatalong streak sa linya, hinarap ng Signal H3 Spikers ang matapang na Zeus Coffee Thunder Bells sa isang laban na umabot sa apat na set. Pinangunahan ng import na si MJ Perez na nagtagumpay na may 30 points with 26 attacks, 1 block and 3 service aces. Kasama ang dating MVP na si Cez Molina at ang matyagang si Judith Abel sa floor defense. Ang HD Spikers ay nagpakita ng kanilang lakas sa court. Pero sa first set, maagang nakuha ng signal ang momentum. Pero sa second set, biglang nag-iba ang kambyo ng Zeus Coffee at pinakitaan ng malupit na atake ang signal. Talagang sagutan ng atake sina Perez at Tamaro. Pero nagawang maitabla ni Tamaro ang score sa 23-all. Kaya sanibwersa na ang Thunder Bells para pigilan si Perez. Pero dahil na rin sa mga veteran moves at pambihirang mga atake ng signal, nagawa nilang masungkit ang napakahigpit na labanan sa second set sa score na 28-27. Sa third set, tuloy pa rin ang init ng bakbakan. Sa puntong ito, ang Zeus Coffee naman ang nagkakaroon ng momentum. Pinagtiyagaan nilang maging maganda ang kanilang pasa kaya nakakuha ng maayos na set. Habang si Tapia ay nagpakitang gilas rin sa kanyang mga klase-klaseng atake na nagpahirap sa Signal HD Spikers. Bukod kay Tamaro, nag-step up rin sina Gamit, Pascual at ibang mga players upang tulungan si Asaka. Kaya nagawa nilang masungkit ang third set sa score na 21-25. Sa fourth set, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang signal at nagawa nilang lamangan ang Thunder Bells. Matindi talaga ang depensa meron ang signal na hindi kayang solusyonan ni Coach Jerry Yee. Isa rin yan sa nagpatibay sa signal kaya sa huling puntos, sunod-sunod na nagbigay ng mga malulupit na atake si Perez, bagay na nagpapanalo sa kuponan. Kahit mabagal ang simula at ang matapang na pagsisikap ni Asaka Tamaro at ng kuponan ng Zeus Coffee, nagawa ng HD Spikers na mapanatili ang matinding laban na tagumpay sa pamamagitan ng kanilang mga estratehikong galaw at di napapagod na determinasyon. Habang nagsisimula na ngayon ang HD Spikers na panatilihin ang kanilang panalo, ang mga fans ay taas noong umaasa sa kanilang susunod na bakbakan laban sa Capital One Solar Spikers sa July 27. Kaya manatili para sa higit pang mga nakakabilib na aksyon ng volleyball habang patuloy na nagbubukas ang 2024 PBL Reinforced Conference. Huwag palampasin ang lahat ng kasiyahan at drama na naghihintay sa court. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Guys, kasama na naman natin ang pinakamaganda. Ano masasabi mo? Ito yung rason daw bakit kanila kinuha is dahil sa ganda mo talaga. Yes, kita naman diba? No? Ang bagay! Oh, sorry. Buhay na naman ang mga Abilmanya. Message mo sa kanila, te. Thank you po! Mahal na mahal ko kayo lahat. Oh, alam mo na ha. Next game, dapat may patarpulin na to ha. Thank you! Was Tanya there when you had Georgia? No, she's okay. Not. Okay. Yeah. No. Oh, Tanya said Georgia Tech, I think. I think you're right. I think it was Georgia Tech. Okay, it was Georgia Tech. Okay. But yeah. Hey, I'm you guys can't make me laugh. Oh, go. Introduce yourself. Happy, what's your... Introduce Henry. Yourself to them. Yeah, thank you. Introduce yourself. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hello, my name is Judith Abby. Yeah, thank you. That's us. Kilalanin mo naman sila. Oh, yeah. Hindi ko man. Ready ba ko na? Ano? 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 Ano